Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel, mga Katreasure Hunter. Nandito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapan na namang topic, ang tungkol po sa pag-treasure hunting. At bago natin umpisahan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo pong panonood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos at bilang suporta na rin po sa aking channel. So, usapang pag-treasure hunting na naman po, at bago natin umpisahan yan, mga ka-treasure hunter, shout out po muna tayo kay COH Vlog, kay Jan Sibasi, kay Jim C. Daapong, follower from Cagayan de Oro City, kay Boots Mangulabnan, follower from North Cotabato, at kay Golden Egg TV 89 from Leyte. So maraming salamat po sa inyo pong panonood sa aking mga videos. At umpisahan na po natin ang atin pong ibabahagi sa inyo ang tungkol po sa dalawang estilo ng paghanap ng kayamanan. Sa paghanap po ng kayamanan ay may dalawa tayong style o uri ng paghanap. Ang kaalaman po ng tungkol sa mga sign o marker at ang mga high technology na kung saan ay mga metal detectors. So alin po sa dalawang yan ang pinakamagandang gamitin upang makatagpo tayo ng mga nakatagong kayamanan? Sa dalawa pong yan ay mayroong tinatawag na level, mga ka-treasure hunter. So ibig sabihin, pag sinabing level, sila pong dalawa ay napapasok sa tinatawag na magkaibang division. Kumbaga sa boxing ay ang pinakamagaling sa flyweight ay hindi mo pwedeng ilaban sa pinakamagaling sa heavyweight. So yung lightweight ay hindi niya kaya yung heavyweight, sapagkat mas malakas yung heavyweight kaysa flyweight at mga lightweight na kung saan. Ito po ang ating ibibigay sa inyong kaalaman ngayon. So umpisahan po natin sa tinatawag na marker o sign. Maganda po ba ang sign or marker, mga ka-treasure hunter? Sa atin pong nalalaman, ang mga sign at marker ay isa po sa susi ng kaalaman sa paghahanap man ng mga nakatagong kayamanan kung pag-uusapan natin ang Yamashita Treasure. So ibig sabihin, pag sinabing marker and sign na ginamit po ng mga Hapon, ay napakahalaga na malaman natin ang mga kaalaman na kung saan ibinigay ng mga Japanese Imperial Army sa mga treasure hunter po dito sa Pilipinas upang matuklasan natin ang mga nakatagong kayamanan. So naka-open na po ngayon ang mga sites kagaya ng Treasure Hunter Association of the Philippines of TAPI, na kung saan isang click mo namang muna lamang sa Google ay malalaman mo na kung ano po ang mga kahulugan ng mga markers. So nangangailangan po ng tinatawag na research kung legit ang ating sinusundang mga markers, at kung hindi ito legit ay itapon natin, at kung alam natin legit ay sundin natin. So mahalaga po ang tinatawag na sign and markers patungkol sa Yamashita Treasure. So ibig sabihin, napakahalaga ang mga markers na yan kapag ang mga hinahanap natin ay Yamashita Treasure, sapagkat nangangailangan yan ng susi. Kapag nakalock po ang ating pintuan at kung hawak natin ang susi, ay mabubuksan natin ang ating bahay, sapagkat may susi. Kung walang susi ay kailangan natin sisirain. Yan po ang nagresulta na kung saan kapag wala tayong susi ay hukay lang tayo ng hukay at nasisira po ang mga kabundukan, sapagkat mali ang ating ginawa. So kagaya din ng bahay, kapag wala tayong susi
ay sisirain natin ang ating pintuan upang mabuksan lamang ang ating mga bahay. So, yan po ang pagkaiba sa gadgets na metal detectors. So, pangalawa ang metal detectors na naman po ang ating pag-uusapan. Mahalaga po ba ang metal detectors? Siyempre po, ayon po sa ating nalalaman, ang mga metal detectors ay isa po sa mga makabagong teknolohiya na kung saan accurate na nakakahanap ng mga metal. So, hindi po nag-i-invento ang mga kumpanya ng wala po silang kaakibat na research at hindi po nila napatunayan yan sapagkat maaaring isarado ang kanilang mga kumpanya kapag sila po ay nagbinta ng mali ang kanilang ibinibenta sapagkat may mga lisensya po na kung saan kanila pong kinuha sa kanila pong paggawa ng mga teknolohiyang yan. So, ang metal detectors ay nagagamit po sa mga treasure na kung saan hindi natin nalaman kagaya ng mga ligaw na nalimot na ng panahon nung pinakalumang panahon na kung saan hindi angkop kay Yamashita. So, ibig sabihin yung mga walang marka na kung saan makikita natin na may nakabaon doon sa gamit po ng mga metal detector na ating ginamit ay matatagpuan natin ito sapagkat ang metal detector ay nakakadetect talaga ng mga metal. So, mahalaga din ang mga metal detector sa atin pong paghahanap ng mga nakatagong kayamanan. So, ang paggamit po ng metal detector ay kailangan ng tinatawag na target. So, pag sinabing target, ay mag-umpisa ka sa target na kung saan mga mabababaw na target sapagkat ang mga metal detectors na mga mababaw na 1 meter to 1.5 meters ay accurate na nakakadetect ng mga metals na kung saan mga talsik-talsik noong unang panahon. So, ang gamit po ng mga metal detectors na ganyan ay mahalaga sa mga relic, mga fossils, mga gold deposits, silver deposits, copper deposits, mga antiques na kung saan yari sa brush ay matatagpuan natin sa mga metal detectors. Paano? Kailangan natin alamin ang target natin. Napakahalaga ang target. Ang target, huwag tayong pataka lang or kung saan-saan lang tayo nagdidetect na kung saan ay mapipick up natin ang lahat ng metal kagaya ng mga lata, pako at kung ano-ano pa. So, alin po ang dapat natin na puntahan na lugar kung tayo po ay magdidetect? Ang pinakamahalaga po natin puntahan ay ang mga lugar na kung saan naroon ang mga target na mga mabababaw. Yung mga sinaunang sementeryo na wala na pong nasira na yung sementeryo, doon nakabaon din po ang mga tinatawag na antiques sapagkat nung unang panahon ay sinasamahan ng mga antiques ang mga naibaon na mga bangkay nung unang panahon at ang iba ay ang mga ngipin nila ay mga ginto. So yung mga sinaunang mga sementeryo na kung saan abandon na, yung nalaman natin yan, nung una sementeryo yan, nung unang ginto ganyan, dyan po ay may matatagpuan kayong mga metal na kung saan antigo at may mga halaga. At ang iba dyan, silver, gold, copper, at may mga historical value. So yan po ang pinakaunang target na dapat puntahan. Pangalawa, yung mga lumang eskwilahan. Mga eskwilahan po ng mga Spaniards, ng mga Kastila noon, na kung saan yung mga bata noon ay naglalaro sila ng mga coins. Yung coins na mga silver, karamihan, at mga ginto na mga coins na kung saan na italsik nila sa damuhan, nawala na ibaon ng mga ilang dangkal, ay matatagpuan natin sa mga metal detectors na kung saan ay maaari nating maibenta at makatulong sa atin pong paghanap ng mga nakatagong kayamanan. So, mga lumang eskwilahan, yan, lumang mga beach, mga lumang bahay ng mga Kastila noon.
So lahat po ng ating pupuntahan kapag tayo po ay may mga metal detectors ay kailangan ay alam natin na may makukuha tayong mga bagay. So hindi pataka lang na may metal detectors tayo dyan tayo magdidetect sa bundok na yan. So mapipick up dyan mga bato sapagkat yung ibang bato dyan ay mga may minerals at napipick up ang mga batong yan na kung saan may mga copper iron din na contain mga ka-treasure hunter. So yan po ang pamamaraan ng dalawang uri ng paghahanap ng mga nakatagong kayamanan, yung mga nahuhulog, mga nabaon sa limot noong unang panahon at kung yamasita naman ang pag-uusapan mga ka-treasure hunter sa paggamit ng mga detectors, metal detectors ay talagang nadidetect, subalit napakalalim yung iba na kung saan hindi natin maabot yung distansya na kung saan ibinaon ng hapon ng halos milya-milya ang iba. Ang iba swertihan na lang kapag nakatuklas tayo ng mga 30 feet to 60 feet, 60 feet to 100 feet, 100 feet to 200 feet. So grabe po ang ginawa ng mga hapon talaga, nakaplano. So kung sino man ang mangangahas sa paghanap ng mga nakatagong yan na kayamanan ng Yamashita Treasure ay dadaan pa sa butas ng karayong mga ka-treasure hunter. So hanggang dyan na lamang po ang ating ibabahagi sa inyo ang tungkol po sa dalawang uri ng paghahanap ng kayamanan. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa inyo pong panonood sa aking mga videos.